Magandang araw sa inyong lahat, ang inyong lingkod, si Shadir Haila. Ngayong pag-uusapan natin ang patungkol sa inyong magiging kapalaran sa linggong ito o tinatawag natin Weekly Horoscope mula August 21 hanggang August 27. Pero bago yan, humihingi po tayo ng paumanhin dahil itong nakaraang linggo ay hindi nyo narinig ang patungkol sa kapalaran ng mga nasa zodiac sign na Aries. Nagkaroon po ng problema sa editing kaya nagkaganon. Kaya humihingi po ako ng paumanhin. Ngayong linggong ito o ngayong August 21 hanggang August 27, narito ang inyong weekly horoscope. Aries, upang umunlad, laging makipagkwentuhan sa mga tao, may karunungan, may kakayahan sa negosyo, at syempre ay may pera. Sa bandang huli, magiging matalino at maabilidad ka na rin. Maraming oportunidad ang daraan. Kailangang maging matalino sa pagpili ng nababagay para sa iyo, partikular sa sariling kakayahan at ang talento. Yan ang magpapayaman sa iyo, kaya tuklasin na ang iyong kakayahan sa linggong ito. Ang nakalimutang pangako ay tiyak na maisasakatuparan na. Iwasan muna ang paglalakbay, paglalasing, pagsusugal, pagdedate at mga barkada sapagkat mauwi sa hindi maganda yan. Sa pag-ibig, isa lang ang dapat pakinggan, ang kasuyo mo. Huwag paniwalaan ang mga marites sa iyong paligid. Swerte sa numerong 6, 9, 12, 16, 38, at 45. Maswerte ka naman sa kulay na green at maroon. Taurus, sa pinansyal, pangiti-ngiti lang ang dapat pairalin. Relax-relax kahit na may problema. Nang sa ganon, hindi ka ibagsak nito. Lalo na sa usaping salapi, mainam na kumilos at hanapan ng paraan. Huwag maglupasay sa problemang kinakaharap kung ikaw ay kapos sa linggong ito. Uus mong din naman ang biyaya, basta pagsikapan lang. Nandahil sa kapabayaan, ang mga suliranin ng pamilya ay lalong lalala, kaya solusyonan na yan sa linggong ito. Pero may sinasabing kalutasan kung pagtutuunan ng pansin, kaya nga solusyonan. Sa pag-ibig, ngiti rin ang magsisilbing gamot sa pusong nalulungkot. Swerte ka sa numerong 1, 8, 10, 29, at 37. Idagdag mo na rin ang 45. Maswerte ang kulay blue at pink. Gemini, huwag masyadong magtiwala sa mga kaibigan. Ang ilan sa kanila ay ahas ang kanilang balat. Baka ikaw ay tuklawin ng mga yan at ihatid sa kapahamakan. Subalit kapag may kailangan sila, aba, andyan sila para makiramay o lumapit sa iyo. Nako, kilatising mabuti ang mga kaibigan mo. Ang iba dyan, hindi maasahan bagkos
umaakbay lang o nakikipagkaibigan kapag may pakinabang sila sa'yo. Isa-isa na silang mawawala kapag ikaw ay nawala. Kaya pumili ng tunay na kaibigan. Samantalang kusang kakatok ang oportunidad sa linggong ito, dapat maging maagap ka nang huwag itong mawala. Panatilihing bukas ang opinyon sa anumang bagay, partikular sa usaping karir o kaya pagkakaperahan. Sa usapang pag-ibig, isa lang ang makaunawa sa iyo ng lubos. Ay, kaya mababatid mo yan kung sino ang mapagkakatiwalaan o makakaunawa sa iyo. Swerte ang numerong 5, 17, 26, 35, 44, at 49. Maswerte ka sa kulay na black at red. Cancer. Hindi pwede ang masyadong mabait dahil kapag nagbabait-baitan ka, lalo ka lang aapihin ng mga taong nasa paligid mo. Kailangan mo rin namang umalma, pero huwag makikipagbasag ulo. Sapat ang ipakita, may tapang ka din at may talino. Kailangan maging pusong bato ka para umunlad, at syempre huwag masyadong malambot ang puso. Sabi nga kanina, aabusuhin ka lang. Maganda ang takbo ng iyong karir, partikular sa linggong ito. May maganda at kapangitang lilitaw, pero ikaw ang magwawagi. Sa pag-ibig, tuloy ang pakikipagrelasyon mo. Ingat-ingat lang sa mga taong naghahatid ng tukso upang wasakin ang inyong magandang samahan. Swerte ka sa numero 2, 16, 24, 37, 41, at 48. Maswerte ka naman sa kulay green at blue. Leo. Ngayong tapos na ang mga balakid sa iyong buhay, dagdag na pagpapala at mas maraming mga biyaya ang kusang matatanggap na may bonus pa upang makamit mo ang tuloy-tuloy na swerte. Aba, maganda yan. Ito'y magaganap sa buong linggong ito at sa mga susunod pang araw. Tiyaking ang sariling kakayahan ay maipapakita mo. Samantala, pag-aralan muna ang detalye bago ka sumang-ayon. Ingatan ang kalusugan. Swerte ang numero 1, 7, 16, 26, 34, at 43. Maswerte sa kulay yellow at lilac. Virgo. Kahit na sa pag-aakala mong ikaw ang pinakamagaling, dapat mong ilihim yan upang hindi ka kaingitan. Sa pinansyal, huwag labas ng labas ng pera upang hindi ka mautangan. Aba, itago yan at baka ikaw ay subain ng mga balasubas. Sasamantalahin niya ang kabaitan at pagkakaroon mo ng pusong matulungin. May mahalagang gawain na ipagkakatiwala sa iyo. Aba, swerte yan. Swerte ka naman sa numero 5, 14, 23, 32,
41 at 44. Maswerte ka sa kulay na pink at green. Libra, gumawa ng halong kumpletong mga sangkap na may mga pinipig at leche plan pa sa ibabaw. Ipatigim ito sa iyong pamilya at yan ang mag-uugat upang makabuo ng isang negosyo na magpapaunlad sa iyo. Kung hindi man, ang tinutukoy dito ay may kaugnayan sa usaping pagkain. Kung saan ka magaling, ituloy mo yan. Lalong gaganda ang impresyon ng nakatataas sa trabaho. May gantimpalang naghihintay. Swerte ka sa numero 6, 9, 24, 33, 38, at 45. Maswerteng kulay, lilac at beige. Scorpio, maiibsan ang mainit na pakiramdam kung makikijoin ka sa mga kasamahang nagbabalak na mag-outing. Matatag ang kasalukuyang trabaho. Iwasan ang magmaramot nang hindi naman sila magtampos sa iyo. Pero huwag masyadong bukas palad. Kinatisin muna ang tutulungan. Sa pag-ibig, habang nasa outing ka, may isang tao o malapit sa iyo ang mabibisto mo na may matagal nang lihim na pag-ibig sa iyo. Swerte ka sa numero 4, 13, 22, 31, 40, at 48. Maswerte ka sa kulay na red at white. Sagittarius, tagumpay ang binabalak na negosyo kung isa ka sa magsasabing dapat na itabi ang iyong emosyon. Sapagkat kung mangingibabaw ito, yung tagumpay na inaasam mo, baka hindi maganap. Panahon na upang maging praktikal at materyoso. Kaya naman, gawin ang nararapat, huwag lang isasagad ang budget. Dedma ka lang sa salitang makakapikon mula sa kasamahan dahil inggit lang ang mga ito, kaya huwag patulan kung pinipikon ka. Tandaan, ang pikon ang siyang talo. Sa pag-ibig, gawin mo lang ang mga bagay na alam mong masaya o magpapasaya sa iyo at sa karelasyon. Swerte sa numerong 3, 18, 23, 28, 39, at 43. Maswerte ka sa kulay, violet at pink. Capricorn, isang Cancer ang magbibigay ng swerte o malas sa iyo. Nako, ingat-ingat sa mga tao nasa zodiac sign na Cancer. Kilatising mabuti ang kanilang tunay na layunin sa paglapit sa iyo. Dalawang bagay ang hatid ng panahong ito sa iyong kapalaran. Kaya ingat-ingat, baka mauwi sa hindi maganda imbis na sa mabuti ang kapalaran mo, partikular sa buong linggong ito. Sa pag-ibig, kinakailangan tulungan ang minamahal sa suliraning kinakaharap nito. Swerte ka sa numero 4, 13, 26, 35, 40, at 49. Maswerte
Maswerte ka sa kulay na yellow at black. Aquarius, imbis na maging emotional ka, mas dapat na i-priority ang pagkakaperahan. At lumabas ka ng bahay, huwag ka lang nakakulong sa kwadradong paraiso ng iyong silid. Kailangan kumilos para maabot ang tagumpay. Gamitin ang iyong talento kung gumagawa ng kabutihan. Asahang may tatamasain ka sa mga susunod na araw. Sa pag-ibig, matatagpuan ang kaligayahan sa isang taong matagal nang malapit sa iyo. Swerte ka sa numerong 6, 18, 15, 24, 33, at 42. Maswerte sa kulay na blue at pink. Pisces, sa pinansyal, tuloy-tuloy lang ang agos nito, lalo na at ikaw ay masipag naman. Panahon na upang magtipid-tipid. Huwag masyadong gagastusin ang perang dumarating at baka kapusing ka sa dulo. May magtatangkang sukatin ang iyong pagtitimpi. Nako, ingat-ingat sa mga yan at baka pagmulan ng malaking gulo. Ang pagtitimpi ay kailangan sa linggong ito. Gamitin ang talino mo. Pag-aralang mabuti ang mga transaksyon nang hindi ka maisahan. Sa pag-ibig, higit kang magiging mapalad sa karelasyong isinilang sa buwan ng Setyembre. Swerte ka naman sa numerong 3, 12, 21, 30, 35, at 49. Maswerte sa kulay na red at green. Yan po, nahihiyag ko muli sa inyo ang weekly horoscope. Ito ay isang gabay lamang, isang patnubay. Tandaan, Diyos pa rin ang makakapagsabi ang tunay nating kapalaran. Ang weekly horoscope ay ulitin ko, isang patnubay lamang. Kung medyo hindi maganda ang inyong narinig, pagsikapang baguhin ito nang maging maayos ang kapalaran sa linggong ito. Kung sakaling maganda ang narinig na kapalaran sa iyong weekly horoscope, aba, huwag tutulog-tulog. Kailangan mo rin kumilos nang yakapin ka ng swerte binabanggit sa iyong kapalaran. Yan po, hangad ko na nakatulong ang aming patnubay para sa linggong ito. Ang inyong lingkod, si Shalir Haila, laging nagsasabi sa inyo, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!